Magandang araw mga ka-adventure. Dito kami ngayon sa Kubo. Isa na mga panibagong recipe ang gagawin natin ngayon. At ang kagandahan nito, idadaan natin sa kwento. Alam niyo ba ang kwentong kutsero? Kwentong kutsero, pag sinabing kwentong kutsero, yun yung napagkwentuhan sa mga barberia, sa mga kanto, sa mga tabi-tabi, sa mga tindahan, kung saan napapag-usapan yung mga buhay na may buhay. Yun yung tinatawag na kwentong kutsero. Kutsero, ibig sabihin kutsero, yung nagmamaneho ng kabayo. Pero salitang kanto yon. Sa ating mga Pinoy, pag sinabing kwentong kutsero, minsan totoo, pero karaniwan hindi. Ngayon, nalulutuin natin, anong kinalaman nito sa kutsero? Kwento natin, magluluto tayo ng palos. Isang dilaw, yellow mottled eel, nahuli ko to sa mahayhay. Kasama ko si Edward, pinihiwa na ngayon. Ang gagawin natin, may kinalaman sa kwentong kutsero. O, hindi naman siya kutsero ha. Ito ay kutsero. Kutsero ibig sabihin, haluan natin ng gulay, haluan natin ng saba, haluan natin ng carrots, kamote, tomato sauce, and so on. So, ito yung gagawin natin. Kakaiba ito dahil nagsawa na tayo sa lechon, nagsawa na tayo sa pinangat, sa paksiw, sa adobo, sa sinigang. Well, subukan natin ito. Isang masarap na lutuin. Lutuin Pinoy ito. At bago natin simulan, syempre kailangan linisan muna natin yung ating palos, yung ating igat, at iwain muna ng maayos, tapos pipirituhin natin. Kailangan na bago natin lutuin. Kasi, alam nyo, ang palos o ang igat, pagka niluto mo agad, hindi mo siya pinrito. Minsan, malambot kasi ang kanyang karne, kaya gagawin natin, pipirituhin muna natin. At tsaka natin siya lulutuin. Igigisa doon sa mga gulay. At ito ang tinatawag natin kwentong kutsero. Pritong palos pa lang. Masarap na. Golden brown. Ano na yung balat? Ang lutong nito. Sarap kainin ito. Pero hindi pa. Relax lang kayo. Mahaba-habang kwentuhan pa ito, Kuya Rocky. Lulutuin pa natin yan. Nangangalahati pa lang tayo sa ating kwentong kutsero. Alam nyo ba ang palos? Ito kwentong totoo ito ha, hindi ito kwento kutsero. Ang palos pala, may kaliskis. Alam nyo kung sino nagsabi sa akin noon? Shoutout sa inyo, JJJ Hand Fishing Master. Tinignan namin, talagang tinitigan ko kung paano nakapagtaka kasi normal pag nakakita natin ang palos, kani, yung kanyang lansa, pagka hinagod mo. Pero tama sinabi ni Master Joy, meron nga palang kaliskis ang palos. Isang kwento na totoo. Kwentong kutsero. Pero mas masarap ang kwentuhan natin. Pag nakapagpabaga tayo, magluto muna tayo ng kamote. Inihaw na kamote. Masarap na kasalo habang nagkikwentuhan tayo ng kwentong kutsero. Kumusta na ba ang ating kutsero dyan? Ayun na, nakapagpapagpapagpapag na. Marami na naman magre-react nito pag sinabing kutsero yan eh, hindi naman kutsero. Eh sigurado. Pampasaya. Siyempre, kailangan natin magpasaya ng mga nanonood. Kwentong kutsero, nilakihan ko na yan. Kasabihang Pinoy, sinabing kutsero, huwag ang paniniwalaan. Minsan, ibig sabihin yan, usapang lasing, usapang lokohan, usapang biruan. Pero masarap pag-usapan. Masarap pakinggan ang mga kwentong kutsero. Ayan ang kwentong barbero. Pag sinabing kamote, ito yung tinatawag nung elementary tayo. O, panahon namin, mga contemporary ko. Ang edad ko, 50 na ako eh. Pag sinabing kamote, ibig sabihin nun, mahina ang ulo, mahina ang utak, hindi basta-basta makapag-isip. Kaya pag sinabing kamote rider, ibig sabihin nun, tatanga-tanga sa kalye o kaya hindi marunong. Ay, mga kamote sa exam. Mga kasagot. O, tuloy natin ang kwentong kutsero. Nung bata pa kasi tayo, nung bata pa kami sa school, pag sinabi ng teacher na you go home and plant kamote, ibig sabihin na yung estudyante niya purol. Mahirap matuto. Kaya sinasabi na ng teacher, you go home. Uuwi ka na lang, magtanim ka na lang ng kamote. Mas magaling na plantador ka ng kamote kaysa maging engineer ka, susunugin mo lang yung bahay, susunugin mo lang yung gusali. Hindi kaya ng utak. Kaya sasabihin,
doon ka nalang sa bukid, magtanim ka nalang ng kamote. Yun yung nakalakihan ko na kwento tungkol pag sinabing kamote. Ibig sabihin, nangangamote. Ah, nahirap na hirap. Hindi alam kung anong gagawin. Kamote. Tuloy ang kwentuhan natin. Isa sa mga paborito ko ingredient pag-usapan ay yung ulam ipuchero, saging. Pritong saging. Masarap ito, fritter. Masarap ito, banana cue, inihaw, and so on. Alam nyo ba? Kaya marami akong tanim na saba dito sa aking farm. Iba-ibang tanim ko na saging dito. Meron akong saba, meron akong natundan, may lakatan, at meron pang isa, yung medyo hindi kasarapan na saba. Sabi nga nila, ang saging daw, all season makakain mo. All season namumunga. Napakarami kong saba dito. Isa sa pinakamadaling itanim ay ang saging. Napakadali mabuhay. At ang kagandahan nito sa saging, isang beses mo siyang tatanim, habang buhay mo siyang aanihin. Totoo yun. Ang saging, hayaan mo lang, magtanim ka ng isang puno, dadami at dadami. Pagkalipas ng ilang taon, tulad yan, may pinutol ka na. Ang kapalit niya, isa, dalawa, tatlo, apat. Tinanim ko yan 2 years ago. Pero ngayon napakarami na. Tigil isang puno lang yan, pero ngayon napakarami. Ang sarap magtanim ng saging. Napakadaling buhayin. Once mo siyang tinanim, habang buhay mo siyang aanihin. May mga ingredient pa tayo dito eh. Iba-iba pa yung ingredient natin. May pechay. Kanina, dinampot namin pechay bagyo eh. Tsaka may bagyo beans. Oh, isa pa pong kwento nga pala, no? Ito, totoong kwento ito, ha? Ang mga tao sa Benguet, ayaw nilang tinatawag na yung gulay nila. Pag nakating sa Baguio, tatawagin Pechay Baguio, Baguio Beans. Ang dami nagre-react doon. Alam niyo ba kung bakit? Pagpunta kasi sa Baguio, makakita mo doon karamihan na strawberry. Wala silang, bihirang-bihira magtanim ng mga gulay doon. Karamihan nakakita mong gulay na nasa Baguio, galing sa Benguet, galing sa mga karating na lugar ng Baguio, doon tinatanim yon. Kaya pag sinabi mong Pechay Baguio, hindi totoong Pechay Baguio, daming tumataas ang kilay. Ayaw nilang tinatawag na ganon. Dahil ang totoo, ang mga gulay na yon hindi gali sa Baguio. Dinala lang sa Baguio. Maluto. Lulutuin pa natin yan. Pero, pag nakakita mo, crispy siya. Puchero nga naman. Ang sarap ng lutong puchero. May napansin ako rito, ano? Pork and beans. Maraming kwento dito sa pork and beans na ito. Pork and beans. Ninaknak ka ba? Ha? Alam nyo? Kinalakihan ko na ang pork and beans na ito. Karaniwan, pag binuksan mo itong pork and beans, ang hinahanap lagi dito, yung pork. Totoo ito. Tanungin mo yung mga matatanda, pag sinabing pork and beans, masarap ito, kainin direkta. Mula sa lata. Yung iba, pinapalaman sa tinapay, pang-ulam, insak na pang-ulam. Pero, ang kwento rito, madalas, nawawala yung pork. Marami beans. Nakatakbo raw yung baboy. Nakatakbo raw yung baboy. So, yun. Start na tayo ng ating actual na pagluluto ng kutsero. Puchero, tsaka kutsero, huwag kayong magkakamali. Yung kutsero, yun yung driver ng kalesa. Puchero, yun yung lulutuin natin. Yan. Eto, tuloy-tuloy na ito. Yung kanina, puro pirito lang muna tayo. Pirito lahat ng mga ingredient. Yung mga gulay, kamote, carrots, saging. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Gigisa. At lalagyan na natin ang mga rekado. Go, MasterChef! Basic na basic sa pagluluto. Kumagamit ng sibuyas at bawang. Alam nyo ba, ang sibuyas, isa sa pinakagamit na gamit na spice o na gulay sa buong mundo. Halos buong mundo gumagamit nito. Kung magluluto sila, laging merong
sibuyas. Karaniwan na yan, one of the most used vegetable or spice sa buong mundo, ang sibuyas. Susunod dyan yung bawang. Tayo nga mga Pinoy, hindi tayo makapagluto basta-basta kung wala niyan, di ba? Ultimate na ingredient natin. Ho, 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 ho! Ayan na ang kutsero natin. Puro bing pork, wala ang pork. Oh, asan ang pork? Nawala, no? Sabi ko na eh. Luto na? Oo. Luto na ating kutsero. Uhu, parang luto sa handaan niya sa pestahan eh. Oh. Oo. Pero wala kang makikita ganito sa pesta at sa mga karinderya. So, dito. Dito lang ito. Kutsero! Kutserong palos! Albert, ito na yung plug mga malaki namin. Kutsero palos. Woohoo! Kwentong kutsero. Kwentong kutsero. Kutserong palos. Pangalo! Yum 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 yum! Lasang kutsero talaga. Lasang kutsero. Isa sa pinakamasarap na luto na ginawa namin. Kutsero. Sulit ang kwentuhan natin, sulit ang pagluluto. Talaga namang napakasarap. Kain tayo.